Sa surveillance video na ito ng undercover agent ng Bacoor Police, kita ang aktwal na pagdatarya at pagbatak ng mag-asawa at ilang parokyano sa bahay na ito sa barangay sa Pote 5. Laking gulat ng mga polis nang makitang ang tatlong buwang gulang na anak ng mag-asawa naglalaro lang sa kama kalapit ang kanyang magulang na bumabatak. Sa isang punto, makikita ang musmos na lalapit sa magulang at paglalaroan ang mga pinaggamitang foil na nasa loob ng isang karton. Maya-maya lang, sumalaki na ang Bacoor Police. Naaresto mag-asawang sina John John Del Rosario at anak Laris Gilos. Na-recover ang 700,000 pisong halaga ng droga at nasagip ang kanilang sanggol. Bilang ama, masakit din tingnan na yung bata na walang kamuang-muang. At napansin nga namin yung malakas na usok na hindi nga nila nalanghap lahat, doon pumupunta sa bata, makikita natin sa surveillance yan. So ibig sabihin ito, talagang talamak na itong mag-asawa na to. Hindi nila iniisip yung kalusugan ng bata na may possibility, baga nga magpositive pa yung bata kung i-drug test natin yun. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Tumunog pa ang alarm ng drug den na ito sa barangay Molino 3 para balaan ng mga parokyano sa paparating ng mga operatiba. Pero 14 pa rin ang nahuli matapos maagap silang mapalibutan ng raiding team. Na-recover sa operasyon ang ilang sachet ng shabu at cellphone ng mga drug den operator. Walang pahayag ang mga suspect. Itong mga cellphone na na-recover sa ating ginawang illegal drug operation ay ating isasubject sa forensic examination doon sa cybercrime office ng region para malaman natin kung saan at kanino-kanino sila kumukuha ng illegal na droga. Ipinresenta ng Cavite Provincial Police Office ang 185 na armas na expired ng lisensya na isinuko at nakumpiska sa operasyon ng mga polis, ang ilan galing sa illegal drug operations. Binigyan din ng bagong listahan ng mga priority criminal at drug groups ang mga polis sa Cavite para masuk po ang kanilang operasyon. Let's say ang mimang-ari nito ay involved sa illegal na droga. Paghayang isang tao, gagamit siya ng armas. So we are trying to minimize here is the use of firearms in the commission of the crime. John Consulta, GMA News.